Nag-resign na si Robin, Isagani na iangat ni Isagani ang kanyang nakayukong ulo, tiningnan iya ang ina na nasa harap bago tumayo sa swivel chair at sumilip sa labas mula sa glass wall ng kanyang bahay. He had been there for almost 5 hours, 5 oras siyang nakaupo, walang ginagawa at tulala, who cares if his secretary resigned, tao lang siya at madali lang palitan, mas marami pang deserving dyan sa posisyon niya. Bumuga ng malalim na hininga si Isagani habang hindi pa rin inaalis ang tingin sa labas, kitang-kita niya ang Manila, may matataas na mga building, mga sasakyang ngayoy umaandar, at mga taong naglalakad. Narinig mo ako, Isagani, muli siyang bumuga ng hangin saka inilagay ang mga kamay sa magkabilang bulsa at hinarap ang ina niya na ngayoy nakatayo at nakatingin sa kanya. Yeah, tipid niyang sagot, wala ka lang bang gagawin para bumalik ang secretary mo, tanong nito na nagpailing sa kanya. Bago siya sumagot, bumalik siya sa swivel chair at pabagsak dong umupo. I don't care, he didn't deserve that spot, marami pa namang tao riyan na mas better pa sa kanya. Mama, don't tell me that, if the person resigned in this company, we don't care about them, it's their choices, not us, aniya saka kinuha ang kopeta na may lamang wine at inisang lagok ang halos kalahating laman yon. Bilang isang CEO, a chief executive officer doesn't drink in his office. Pinanlakihan siya ng mga mata ng kanyang mommy na ikinangisi na lamang niya, pasan ni Robin ang lahat ng trabahong ikaw dapat ang gumagawa, like, the meeting, ikaw dapat pero siya na ang gumawa, ang dami mo ring pinapapirmahan sa kanya na mga paperworks, how could you do this all to your secretary? Yes, he's your secretary, that's why he has a responsibility to you, but you're too much. Isagani, hindi lang ikaw ang napapagod, pati si Robin, pati ang mga taong palagi mong inuutusan. Dahil sa inis, hindi na nito naituloy ang iba pang mga sasabihin nang magsalita siya. Shut your mouth, mama, shut it off before I push you out in my office, giit niya saka sinalinan ang kopeta ng wine. You're so irresponsible, Isagani, irresponsible for everything, kaya pati ang kakatihan ng hitad na Cassandra na iyon ay nakuha ka, you're such a bastard, my son is now a bastard with a mistress. Matapos ang mga katagang iyon, galit siyang iniwang mag-isa na nagpailang na lang sa kanya, wala siya sa mood makipag-usap kaya ganoon na lang ang mga salita niya. Halos maubos na ni Isagani ang isang bote ng red wine nang mapagpasyahan na niyang umuwi, inaantok at pagod siya kahit ang totoo ay wala siyang ginawa ngayong umaga, inaantok siya dahil halos hindi siya patulugin ni Cassandra kagabi. Nakangising binalingan ni Isagani ang relong pambisig, it's already 9 AM, isang malalim na buntong hininga ang muling inilabas ng kanyang bibig saka napagdesisyonan ng lumabas ng opisina para umuwi. Excuse me, Sir Isagani, you have a meeting again with Mr. Gomez and you have to sign this paper also. Isang empleyado ang humabol sa kanyang paglalakad. Magtrabaho ka, busy ako, aniya saka pumasok na sa elevator at pinindot ang ground floor, ang parking lot, ilang minuto pa ang nakalipas, bumukas ang pinto ng elevator kaya lumabas na siya, pinuntahan niya kung saan nakapark ang sasakyan niya at nang makita, sumakay na siya at mabilis na pinaharurot yun pauwi sa kanyang bahay. Habang nagmamaneho, hindi na namalaya ni Isagani na hawak-hawak na niya ang kanyang cellphone habang tinatawagan doon ang numero ni Clarita, ilang minuto na siyang tumatawag pero hindi nito sinasagot yun kaya desmayadong ibinaba niya ang cellphone at striktong itinoon ang atensyon sa kalsada. Nang makarating, hindi niya ipinasok ang sasakyan sa garahe dahil babalik naman siya mamayang hapon sa kumpanya. Bumaba siya sa kotse at pumasok na sa bahay. Ganoon na lang ang gulat niya nang makitang nag-aaway ang dalawa, kitang-kita niya kung paano mag-aaway ang dalawa, kung paano nila sabunutan at sampalin ang isa't isa. Para ito sa kalandi ang ginagawa mo, napakalandi mong babae ka, sigaw ni Clarita habang sinasampal at sinasabunutan si Cassandra. Dahil sa ginagawa ng dalawa, kaagad siyang nagtatakbo patungo roon para awatin sila. Kapag nagtagal pa ang away nila ay baka mas lalo pang lalaki ang tensyon nila sa isa't isa. Stop this, stop what you are doing, I said stop it. Pinaghiwalay niya ang dalawa at nagawa nga niya yon, nasa gitna siya ng mga ito at nakaharap siya kay Clarita na ngayon ay masama ang mga titig sa kanya. Ikaw ang may kasalanan nito, Isaganit gigil na anes nito at isang sampal ang nakuha niya mula sa asawa bago umalis at umakyat sa ikalawang palapag. Akmang titingin na siya kay Cassandra nang tumakbo ito papasok ng kusina,
Napakibit-balikat na lang siya at tumingin kay Bria bago nilisan ang sala at tinungo ang ikalawang palapag para sundan si Clarita. Pabagsak kong sinaraduhan ang pinto ng aming kwarto bago sumandal doon na may mga butil ng luhang nap-attack sa aking mga mata. Hindi pa rin mawaglat dito sa aking utak ang mga panlulokong ginawa nilang dalawa sa akin. Niloko ako ni Isagani at Cassandra. They cheated on me without thinking na may masasaktan sila. Natigilan na lang ako sa pagluha ng maisip ang aking balak. Ano bang iniiyak-iyak ko? Bumalik ako rito para kuhanin ang akin, para kunin si Isagani sa malanding babaeng iyon dahil ako ang nagmamay-ari sa asawa ko. Magiging kontrabida ako ngayon para lang maagaw si Isagani. Isa lang naman ang gusto ko at iyon ay may buong pamilya na magkakasama habang buhay at kahit kamatayan man. Clarita, please, mag-usap tayo. Boses ni Isagani ang nasa likod ng pintong iyon habang kumakatok. Hindi pa man nakakailang minuto ang pagkatok ni Isagani nang mapagdesisyonan kong pihitin ang doorknob. Bumukas ang pinto at bumungad sa akin si Isagani na may malungkot na mukha. Hindi na ako nagtaka nang yakapin niya ako bigla. I'm sorry, Clarita, I'm sorry sa nangyari. I know that it was my fault, so, please, forgive me for what I've done, forgive me, please. Hindi ko siya sinagot at umalis lang sa pagkakayakap sa kanya at naglakad patungo sa kama at doon umupo. Muli na namang tumulo ang mga luha sa aking mga mata nang maalala ang pagtataksil na kanilang ginawa sa akin. Hindi yun madali, Isagani, sabi ko, ang balak ko. Hindi ko muna tatanggapin ang panlolokong ginawa niya sa akin at habang tumatagal, ako naman ang gagawa ng paraan para maakit ko siya. Kung paano ang ginawa ni Cassandra, gagawin ko rin para sa akin naman siya maakit. Aakitin ko ang akin at alam kong ako ang mananalo sa laban-laban sa malanding si Cassandra. I know that, it's not easy to accept but, please, let me tell you about our relationships. Sige, Isagani, niloloko niyo lang ako araw-araw. Pumayag ka naman, if the lust and desire called you, I'm here, I'm your wife. Isagani, pasasaan pa at naging asawa kita kung hindi ko pagbibigyan ang gusto mo. Ginagawa naman natin yan dati, hindi ba? Pero tumigil lang nang dumating at sinama mo rito si Cassandra. Wika ko at humarap sa kanya. Ngunit ang pagnanasa at pagnanasa sa akin ay bumabangon sa tuwing nakikita ko ang kanyang kagandahan, her face. Bakit hindi niya tinuloy? Alam ko namang mas maganda ang babaeng iyon sa akin. He denied it. For what? Para magmakaawa na patawarin ko siya. No, hindi yun ganoon kadali. Manigas muna siya bago ko siya mapatawad. Then leave her alone, madiin kong saad saka naglakad patungo sa kanya. Nang makarating sa posisyon niya, hinawakan ko ang balikat niya at dibdib niya. It was hard as stone. I'm trying to seduce him and if lust called him, I will stop seducing him. Gamit ang dila, iniikot ko yun sa aking lobby at nakakaloko siyang tiningnan. His weakness, this is what his weakness, seducing while using my lips ang stare. Bati na ba tayo kaya mo ito ginagawa sa akin? Tanong niya habang may ngiti sa mga lobby. My hood is getting hard, dagdag pa niya na ikinangiwi ko. Dahil sa sinabi niya, kaagad ko siyang tinalikuran at iniwang mag-isa sa kwartong yon. Hahakbang na sana ako sa unang hakbang ng hagdan nang habulin niya ako at hawakan ang aking kamay. Ano ito, Clarita? I left you, it means, I'm not already accept your apology yet, mind it. Isagani na hindi madali ang magpatawad lalo na sa kasamaang ginawa mo sa akin, inirapan ko siya bago tuluyan ng umalis. Pagkababa ko pa lamang, nakita agad ng mga mata ko si Cassandra na nakaupo sa sofa habang kausap ang kaibigan niyang parehas lang din yatang malandi. A woman who lived in this house, a woman who had a flirty ways, a woman who lived in a married couple, pagkatapos ay iniwan ko sila sa mga salitang yon. Sige lang, ilabas mo lang yung galit mo, Clarita, iyak ka pa, umiyak ka pa at huwag kang titigil hanggat hindi naalis ang galit mo sa asawa at kapatid mo. Nakaupo ako sa upuan habang si Marina ay nasa likod ko at minamasahe ang aking likod, lalo pa akong napaiyak nang isipin ang kalokohang ginawa sa akin ng dalawa. Iyak lang ako ng iyak, pag minsan ay umiinom ako ng kape na hinanda sa akin ni Marina, siya lang ang makakaramay ko ngayon dahil kung sa mama ko naman ay hindi ko kaya, nahihiya ako kapag dating sa kanya kaya si Marina lang ang nalalapitan ko ngayon. Malandi talaga yung kapatid mo, Clarita, super flirty, kaya ayaw kong makipag-close riyan, eh dahil hitsura pa lang, mukha nang manloloko, ayan, naloko ka tuloy, pati, anong sabi mo kanina, na nagpapanggap lang siya. Nakilala niya talaga kayo. Kanina, kinuwento ko na sa kanya ang lahat-lahat. Oo, nagpanggap lang siya na hindi niya kami kilala.
Sa totoo nga niyan ay nahahalata ko na noon pa man. Noong time na umuwi ako sa bahay at nakita ko siyang nakasilip sa kwarto namin. Saktong naliligo si Isagani kaya iniisip kong sinisilipan niya ang asawa ko. Pinalampas ko lang yon, tapos, noong araw na sumugod si Mama sa bahay, ipinagtanggol pa siya ni Isagani mula rito. Nakakagulat nga dahil nagawa niyang saktan ang ina niya, at kakaiba ang mga titig nila sa isa't isa, parang nahal ata ko na noon na may affair na talaga sila pero nagbulag-bulagan ako. Sinabi ko sa sarili ko na hindi ako kayang lokohin ang asawa ko, kasal na kami ng maraming taon kaya pinagkatiwalaan ko na siya, pero mali pala ako. Mali ako dahil nakita ko silang magkapatong kaninang umaga. Matapos sabihin ang mga katagang iyon, kaagad akong napaiyak. Hindi, napahagulhol na dahil sa sakit, ang lakas-lakas ng kabog ng aking dibdib, parang lalabas na sa loob ng aking katawan ng aking puso, hindi ko talaga kaya habang iniisip ang kalokohang ginawa nila sa akin. Gusto mo bang mawala ang lahat ng sakit na iyong nararamdaman? I have an idea for that, makakalimutan mo talaga. Bulalas niya at umalis sa likuran ko saka umupo sa aking harapan. Nakakunot noo ko siyang tiningnan saka nagsalita, ano ba yun, I really need that. Let's hang out sa bar, mamayang gabi, let's drink. Naialis ko ang aking tingin sa kanya at kinuha ang tasa para inumin ang natitirang kape roon, nang may baba, binalingan ko na siya. Idea ba yan, Marina, are you serious, I'm pregnant, wika ko. Of course, I know that, but, it's just a suggestion, you should choose if we'll drink at the bar or the illness will stay at your heart, choose. Nalasing ako kagabi pero wala namang nangyari sa aking masama. Yes, I'm 3 weeks pregnant at hindi pa buo ang bata sa sinapupunan ko kaya I think, pwede akong uminom, I really want an alcohol para alisin ang sakit na nararamdaman ko. Okay, fine, mamayang gabi, anong oras ba, tanong ko. 9 p.m, pero, sigurado ka ba, buntis ka, Clarita? I'm pretty sure, save that time, ha, just call me, mag-check-in na muna ako sa hotel, I really want to sleep and rest. Tumayo na ako at isinakbit na sa aking balikat ang sling bag na nakapatong sa isang upuan, I need to be alone, I want to be myself kaya sa hotel na muna ako magpapahinga. May private room sa opisina ko, pwede ka roong magpahinga, aniya saka itinuro ang nakasaradong pinto, ang kanyang opisina. Nah, I want to be alone, ayaw ko ng distraction. Okay, it's your decision, mag-ingat ka, I waved my hand back when she waved at me before I left in her cafeteria, pumasok na ako sa kotse at pinaharurot na yon para pumunta sa hotel na aking tutuluyan, mukhang mapapasabak pa yata mamaya. Habang nasa sasakyan, biglang tumunog ang cellphone ko na nakapatong sa passenger seat, binalingan ko yun at napailing na lamang kung sino ang caller, si Isagani ang tumatawag. Galit pa ako sa kanya kaya ayaw ko muna siyang kausapin kaya pinatay ko na iyon at humarap na sa kalsada, pero saktong pagharap ng mukha ko, ang pagbangga ng kotse ko sa isa pang kotse na nakatigil sa harapan ko, nakatigil ang lahat ng sasakyan kaya binalingan ko ang street sign, kulay pula. Kaagad kong ini-address ang aking sasakyan at ganoon na lamang ang gulat ko nang makita ang yuping likuran ng kotseng aking nabangga, kasalanan ito ni Isagani. Ilang segundo pa ang lumipas, isang lalaki ang lumabas sa sasakyang nasa unahan ko at halatang may galit sa mukha nito, biglang nagdelibryo ang aking dibdib nang katukin niya ang bintana ng kotse ko. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ko bago yun binuksan. Bakit kunwari ay hindi ko alam na tanong dito. Kaagad na nagsalubong ang mga kilay niya at masama akong tiningnan, are you crazy, miss, you should pay for this, sinira mo ang sasakyan ko, galit niyang turan. Pasensya na talaga, sige, babayaran kita, magkano ba, kung gusto mo akong ipademanda, sige lang sasama ako sayo. Hindi siya sumagot at pinakatitigan lang ako, mukhang sinusuri niya ang katawan ko na hindi ko alam kung bakit ilang minutong nanahimik ang pagitan namin nang siya na ang bumisag noon. Nothing, just be careful, focus on the road, aniya saka walang paabang iniwan ako at sumakay na sa kanyang sasakyan saka mabilis na pinaharurot. Napangiti na lang ako dahil doon, guwapo, macho hunk, at mabait, ganoon ang gusto kong lalaki pero may Isagani na ako, bigla na lang akong natigilan sa pag-iisip, nang may sunod-sunod na bumusina sa aking likuran, dahilan para dali-dali kong pinaharurot ang aking sasakyan patungo sa hotel na aking tutuluyan. Sigurado ka? Okay ka bang uminom kahit buntis ka? Nginitian ko lang si Marina, it's fine, hindi naman ako iinom ng marami,
Slight lang, ang gusto ko lang naman ay makalimutan ang sakit na aking nararamdaman. It's your decision, not mine. Then she opened the door and stepped out from the car. Ganoon din ang ginawa ko. Kahit sa labas pa lang, rinig na kaagad namin ang ingay sa loob ng bar na nasa aming harapan. Let's go, tanong ko, tara na, na-miss ko na yung tequila na favorite kong inumin, masayang honest saka hinawakan ang aking kamay at naglakad na kami papasok sa bar. Nang nasa loob, kaagad kaming nagtungo sa bakanteng stool at doon umupo, nakapatong ang dalawang siko ko sa island counter habang tinitingnan ang kapaligiran. Maingay, sobrang ingay at parang sasabog ang tainga ko kapag nagtagal pa ako rito, it's my first time here kaya hindi pa ako sanay sa ganitong kalakaran ng bar. Maraming tao, halos mapuno ang bar, may mga lalaking nagkukumpulan at nagiinuman, may mga babae rin, may mga magjowang nagsasayaw habang may mga hawak na baso at may lamang alak, sunod-sunod akong napailing at binaling na ang atensyon kay Marina. One glass of tequila, please, anito sa bartender na nasa harapan namin. Ngumiti lang ito at inihanda na ang order ni Marina, sunod-sunod akong napailing nang makita ang maraming mga alak na nasa stand. Iba't ibang klase yon pero mukhang matataas ang alcohol rate. Order na, Clarita, huwag kang tumunganga, beer na lang, sabi ko at bumaling kay Marina na ngayon ay umiinom na ng in-order niya. Nang may lapag ng bartender ang beer na order ko ay kaagad akong lumagok ng isa at sinuri ang loob ng aming kinalalagyan, hanggang sa maibaling ko ang aking atensyon sa isang stage na may mga nagsasayaw na mga babae. Nakasuot sila ng mga bikini habang malanding sumasayaw sa harap ng mga lalaking alam kong pinagnanasahan na sila dahil sa hitsura at ginagawa nila, ang iba naman ay nas ampes sa pole at doon nagpapakita ng kanilang mga talento, kahit ganoon pa sila, they are bitches and prostitutes, I really hate bitches lalo na ang walang hiya kong kapatid. Kaya pala hindi ka na umuwi ng gabi nitong mga nagdaang araw dahil may kinakaabalahan ka palang babae, walang hiya ka. Wala sa sariling na ibaling ko ang aking atensyon kung saan ang gagaling ang malakas na boses na yon, isang medyo may katandaan ng babae ang sumugod sa isang medyo matandang lalaki na mukhang asawa nito, sa binti ng lalaki, may nakaupong isang babae na mukhang empleyado ng bar na ito, doon ay walang habas na sinabunutan ng medyo matandang babae ang babaeng nasa hita ng asawa, sampal, sa bunot, hindi pa ito matitigil nang pumagitna na ang lalaki. Tumigil ka na sa kagagahan mo, mahiya ka naman at marami ang nakakakita sa iyo, tila'y nang gigigil na anes nito sa asawa, kagagahan, anong kagagahan, ikaw ang dapat mahiya dahil ang tanda-tanda mo na, pumapatol ka pa sa mas bata sa anak natin, mahiya ka nga, mahiya ka sa pambababae mo, maghiwalay na tayo. Pagkasabi noon ng matandang babae, galit itong umalis sa harapan ng asawa at lumabas ng bar, sumunod naman ang lalaki rito na ikinilang ko na lamang at ibinaling ang atensyon kay Marina. Parehas lang pala kayo ng issue, Clarita, pumelatak ito ng tawag sa kauminom ng alak na nasa kanyang baso. Parehas nga, ang hindi ko lang nagawa ay ang makipaghiwalay, napailing ako at uminom ng beer. Kasi mahal mo pa talaga siya, mahal mo pa talaga si Isagani, Clarita. Tama ka, mahal ko pa siya at wala akong balak na makipaghiwalay sa kanya. Ang hirap talaga sa mga tao ngayon, kahit na may kasalanan ang asawa o jowa nila, hindi pa rin magawang makipaghiwalay dahil mahal pa nila, bumantong hininga siya kapag kwan. Hindi ko siya sinagot at inubos lang ang laman ng beer at humingi kaagad ng isa pang bote, hindi pa ako lasing, once the drunkenness will strikes at me, I will stop drinking because if I drink too much of beer, it might affect my baby. Hindi ko na namalayan ang oras, ibinaling ko ang aking atensyon sa relong pambisig, it's already 11 PM, dalawang oras na pala kaming nandito, ilang beer na ba ang nainom ko, binilang ko yun at nagulat na lang ako, I had drank the 5 bottles of empty beers in front of me. Medyo masakit na ang ulo ko pero nakuha ko pa ring bumaling kay Marina, nakaubob siya habang mahimbing na natutulog. Napabuga ako ng hangin at bumaba sa stool para pumunta sa CR, while waiting, my phone rang inside my pocket, kaagad ko yung kinuha at tiningnan kung sino ang tumatawag, it was Isagani who's calling, I didn't answer, hinintay kong mamatay yon para malaman niya kung gaano ako kabisi, akmang ilalagay ko na ulit sa aking bulsa ang cellphone nang mag-text siya. Mula kay Isagani, where are you, Clarita, ilang beses na kitang tinatawagan pero hindi ka sumasagot, I tried to contact Marina but same as you, she didn't answer nor respond, what happened? Nasaan ka, I smirked and text him back, kay Isagani.
Manigas ka, then I turned off my phone and put it in my pocket, napabuga na lang ako ng hangin matapos yun, he's worrying about me, he's asking me where I am, manigas muna siya. Nang lumabas ang dalawang babae sa CR ay naglakad na ako pero hindi pa man ako nakakapasok nang may puwersang humila sa akin. Ngayon ay nakadikit ang mukha ko sa isang matigas na dibdib. Dahan-dahan kong binalingan kung sino yun, kahit madilim, kitang-kita ko kung sino ang nakayakap sa akin, it was Gilier, lasing ako pero tuwid pa rin ang pagsasalita ko at malinaw pa rin ang paningin ko. He smiled at me, imbis na sumagot, hinila niya ako patungo kung saan, umakyat kami sa hagdan at pumasok sa isang madilim na kwarto. Gilier, what is the meaning of this? Naguguluhan kong tanong. I'm sorry, Clarita, mahal na mahal kita, at walang pasabi niyang inangkin ang aking mga nakabukang labi, naging taksil ang buo kong pagkatao dahil nagawa kong patulan si Gilier. We parted our lips, we shared our own salivas, hindi ko na alam ang ginagawa ko, I really don't know. Maya-maya pa, naramdaman kong hinawakan ni Gilier ang aking pang-upo at marahas iyong minasahe, the sensation he gave to me was full of lustfulness, hindi ko na namalayan na naipulupot ko na ang aking mga braso sa kanyang batok. We kissed each other, we parted our lips again and again, our tongues were fighting, I felt his hood, ramdam na ramdam ko ang hood niyang nininigas na dahil nakadikit doon ang aking nakita. Ilang minuto pa ang lumipas ay marahan niya akong binuhat at inilapag sa kama, umalis siya sa harapan ko at binuksan niya ang ilaw sa kwartong aming kinalalagyan, I think, it was a VIP room. Mahal na mahal kita, Clarita, piliin mo ako kaysa sa bastos na si Isagani. And he leaned on me to kiss my lips, matatamis ang mga halik na aming pinagsasaluhan, hanggang sa bumaba ang mga labi ni Gilier sa aking leeg na nagpatingala sa akin at damdamin ang lasap na kanyang ibinibigay. Mas wild siya kaysa kay Isagani, gusto ko ang paraan ng pagpukaw niya sa akin, dinilaan niya ang leeg ko habang ang isang kamay niya ay minamasahe ang dibdib ko, para akong nasa langit. Oh, Gilier, biglang nanulas sa aking bibig nang dilaan niya ang dibdib kong natatakluban ng suot kong damit. I'm not still naked but he just licked, he still massaging my body when I felt his another hand walking on my hips down, nakadress lang ako kaya madali niyang nailusot ang kamay niya papasok sa aking loob, he rubbed his thumb, I cussed in my mind. Sige pa, Gilier, ibibigay ko ang kasiyahang hindi na ibigay ni Isagani sa'yo, humanda ka, Clarita. He just smirked and pulled out my underwear, hindi na ako nagulat ng amuyin niya yon. Nakangisi pa rin siyang tumingin sa akin nang ihagis niya kung saan ang underwear ko. I love your smell, Clarita, you're so fresh. Napahalingging na lamang ako nang dumukwang siya sa nakabakaka kong hita at doon ay walang habas na kinain ang aking hiyas, nipple iyad pa ako nang maramdaman ang pagpasok ng dila niya roon, ang sarap sa pakiramdam. Hinawakan ko ang buhok niya, hindi, sinasabunutan ko na siya at pilit na ipinagduduldulan ang kanyang mukha sa aking hiyas, ang sarap-sarap ng sensasyong ibinibigay sa akin ni Gilier, mas magaling pa siya kay Isagani. Oh, Gilier, faster, please, faster, deeper, pagmamakaawa ko. Dahil sa sinabi ko, mas lalong lumalim ang pagkain niya sa aking hiyas, he entered his whole tongue na nagpatirik ng mga mata ko, ang sarap-sarap talaga, hindi ko mapigilan ang mapamura dahil doon. Ilang pagdila pa ang ginawa niya nang maramdaman kong namuo na ang aking katas sa aking puso, lalo ko pang pinagduldulan ang kanyang ulo at hindi man lang siyang pinapaalaman na sasabog na ang katas ko, without any words, he licked my juice and ate it. May ngisi sa mga labi siyang humarap sa akin, now, it's your turn, at tumayo siya sa kahinubad ang kanyang mga kasuotan. Napalunok na lamang ako ng laway nang makita ang nagngangalit niyang alaga, it was fuming in mad at mas malaki pa kaysa kay Isagani. Sunod-sunod akong napalunok ng laway nang inilapit niya yon sa mukha ko. Kumain ka o atali kita pataas, nakangisi akong tumingin sa kanya bago hinawakan ang kanyang nagngangalit na alaga, I miss hood while looking at him with a smirk on my face. That's so big, Gilier, mahina kong turan, wala akong pakialam, basta kainin mo yan. Ilang beses ko pang itinaas baba ang aking kamay bago ipinasok sa aking bibig ang ulo ng hood niya, isinipsip ito na parang uhaw na sanggol na nangangailangan ng gatas. Umul ko, sinimulan ko ng kainin ang kanyang alaga, I pushed my head on him, halos kalahati na ang nasa aking bibig nang sinimulan kong isulong at iatras ang aking bibig. Mabilis na mabilis iyon at wala na akong pakialam kung tamaan man ang aking tonsil.
God, faster, Clarita, nag-coming ako, bigla niya akong binayo, hinawakan niya ang aking ulo, gusto kong kumawala pero malakas siya at kontrolado niya ang ginagawa niya. Bumilis nang bumilis ang pagbayo niya sa aking bibig nang alisin niya iyon at ilabas sa aking mukha ang kanyang mga katas. Napahalingging ako nang maramdaman iyon sa aking balat, mainit-init tapos bumaba iyon pababa sa aking leeg at tiyan, laking gulat ko na lamang nang umalis siya sa harap ko at humiga sa tabi ko. Umupo ka sa akin tapos yakapin mo, ngumiti lang ako bago hinawakan ang galit na galit niyang alaga at tinaas baba ang aking mga kamay, lalo pang lumaki at hamaba iyon na ikinalunok ko na lang ng sunod-sunod bago lumuhad sa tapat ng kanyang alaga at sinimulan niyong ipasok sa aking hiyas. It doesn't hurt, it feels so good. Nagsimula na akong bumayo sa ibabaw niya habang nakatingin sa kanyang nakapikit na mga mata, ang sarap kapag tinatamaan ang parte sa kalooban ko na nagpapaungol sa akin. Oh, faster, Clarita, ah, deep it, oh, ah. Gilier, ah, oh, at mas lalo ko pang binilisan ang pagbayo sa alaga ni Gilier, hanggang sa hawakan na nito ang aking baywang at siya na ang nagpagalaw ng aking katawan sa kanyang ibabaw. Napadukwang na lamang ako sa mga labi niya habang nakatuon ang mga kamay ko sa kanyang matigas na dibdib. Again and again, our lips were parted and sharing our own salivas then fighting our tongues. Pabilis ng pabilis iyon hanggang sa maramdaman ko na lang ang pagputok ng kanyang katas sa aking kalooban, bigla na lamang akong napahiga sa dibdib niya at unti-unting nanghina, bago pa man ako tuluyang mawala ng malay, ramdam kong gumagalaw ulit siya na nagpangiti sa akin then suddenly, everything went black. Biglang nagising ang diwa ko nang kumirat ang aking ulo. Dahan-dahan kong binuksan ang aking mga mata at bumungad sa akin ang hindi pamilyar na kwarto. Tiningnan ko ang sarili ko nang maramdamang nakahubad ako at hindi nga ako nagkamali, I was naked and who the hell did this to me? Ganoon na lamang ang gulat ko nang bumaling ako sa aking tabi. Isang lalaki ang nakatihaya habang sa kumot ay bakat na bakat ang tigas na tigas niyang alaga. Dahan-dahan kong itinaas ang aking mukha at ganoon na lamang muli ang aking gulat nang makita ang mahimbing na natutulog na si Gilier. Dahil doon, bumaba ako sa kama at pinaghahampas siya ng unang dahilan para magising siya, patuloy ko pa rin siyang hinahampas at tumigil lang ako nang imulat niya ang kanyang mga mata. What the, oh, good morning, Clarita, nakangiti niyang wika sa akin na sinaman ko lang ng tingin. Anong ginawa mo sa akin, ha, what have you done with me, Gilier, ano ito? Hindi na napigilan ng mga mata ko ang lumuha. May isyo pang ang hindi nalulutasan tapos mangyayari pa ito, si Gilier pa. May ginawa tayo, ayon at nagustuhan mo, bumaba siya sa kama na walang damit na nagpaalis sa aking ng tingin sa kanya, tumalikod ako pero galit na galit pa rin ako sa sinabi niya, we had bed scene, maybe because the drunkenness that's we did that thing. Please, let's keep it as a secret, don't tell this to anyone, sabi ko habang nakatalikod pa rin sa kanya. I'm not naked, you can see me now, nang sabihin niya yon, tumingin ako sa kanya, but. Ngumisi siya na ikinakunot noo ko, but you are still naked. Napanganga ako at nanlaki pa ang mga mata dahil sa sinabi niya, dahan-dahan kong tiningnan ang ibaba ko at ganoon na lamang ang pag-aalab ng hiya ko nang makita ko ang sarili kong walang ni isang saplot, dahil doon, kaagad kong hinila ang kumot na nasa kama at itinaklob iyon sa aking hubad na katawan. Back to the topic, please lang, huwag mo itong sasabihin kahit kanino o kahit kay Isagani, we have an unfinished issue kaya please, nagmamakaawa ako sayo. Tumayo siya mula sa pagkakaupo saka tumingin sa akin ng seryoso. Okay, let's keep it, ayusin mo lang ang sarili mo at para makauwi ka na, if you need me, just call me in my phone number, at kinuha niya ang kanyang petaka sa bulsa saka may kinuha ito dong card at ipinatong niya yon sa kama, mauuna na ako. Mama called me last night that we have an important meeting, be safe, Clarita. Napatango na lamang ako nang tumalikod na siya at lumabas na ng kwartong yon, umupo ako sa kama at kinuha ang card na ipinatong niya doon, bigla na lamang nagsalubong ang aking kilay sa aking nababasa, may number siya roon pero may note na nakasulat, sana nasiyahan ka sa aking paglalakbay.